Sa video natin ngayon mga Lods ay sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Bago tayo magsimula mga Lods ay may panandali ang shoutout muna tayo. Shoutout kay Nero Katedrilla, shoutout rin kay Roar Guevara, shoutout rin kay Crazy Gaming, shoutout rin kay Mark Ronald Orqueza, shoutout rin kay Joe Marco Magno, at shoutout rin kay Jeff Edad, shoutout rin kay Emil J. Arcayos, shoutout rin kay Adhahar ADG20, shoutout rin kay Ethan Matthew Kain, shoutout rin kay Angelo Sereño, shoutout rin kay Francis Bongon, shoutout rin kay Ray Karen Whitey, shoutout rin kay Romel Lavilla. Ang tanong na ito mga Lods ay mula kay Idol Mike Gab. Shoutout sa iyo Idol. Na kung saan mga Lods, si Mike Gab yung pinakaunang subscriber ko na nakalaro ko sa ML. At ang tanong niya naman is, sumasahod ka na ba Lods? Ang sagot ko dyan mga Lods is, hindi pa kasi namonetize yung channel ko last July 31, 2020 pa. Hindi pa siya nagwa 1 month. Kailangan ko pa rin makuha yung verification pin ko na sinend ng Google AdSense sa akin. At kailangan ko ring maabot yung threshold na $100 bago ko makuha yung aking first sweldo mga Lods. Yung unang katanungan mga Lods ay galing kay Justin Case, at ang kanyang katanungan mga Lods ay kailan po ba yung Android 11 update ng Realme 5i? At ang masasagot ko naman dyan mga Lods is hindi ko pa alam kung kailan, dahil hindi pa inilabas ng Realme kung kasali ba ang Realme 5i sa Android 11 update. Pero for me mga Lods, kung ako ang tatanungin nyo, masasali siya dahil one major update pa lang yung kanya natatanggap. Katulad ng kay Realme 2 Pro na Android 8 siya nung inilabas siya, tapos nag-update naman siya ng major update na Android 9. At ngayon nga ay meron siyang Android 10 na kung saan second major update na yan, na niya yun. Kaya yun rin ang chances na makaka-receive ng Android 11 ang Realme 5i mga Lods. At ang pangalawang katanungan mga Lods ay galing kay GM Cabanas, at ang kanyang katanungan mga Lods ay kailan yung exact date ng Android 11. Doon sa previous video na in-upload ko mga Lods, may pinakita ko sa inyo doon na chart, at ang sabi nga doon sa chart mga Lods is September 8, 2020 yung kanilang final release ng Android 11. Ang pangatlong katanungan mga Lods ay galing kay Pederson Ebra, at ang kanyang katanungan mga Lods ay kailan yung release date ng Realme UI 2.0 at supported ba ito sa mga Realme 5 user? Ang Realme UI 2.0 mga Lods no is inilabas siya noong previous month pa, at una nga siyang inilabas sa Realme X50 Pro 5G. Ang tanong mga Lods, kung supported ba ito sa Realme 5? Kung ako ang patatanungin mga Lods, kagaya ng sinabi ko kanina sa unang question, na meron chances yung Realme 5 na makareceive ng Android 11 at Realme UI 2.0, na kung saan nga kaparehas nang sa Realme 2 Pro, meron siyang 2 major upgrades. At ang Realme 5 mga Lods is 1 major upgrade pa lang ang kanyang natatanggap, which is Android 10. Kung makakatanggap man tayo ng Android 11, yun ang ating second major upgrade. Ang pang-apat na katanungan mga Lods ay galing kay Homer Salvejo, at ang kanyang katanungan mga Lods ay kasama ba ang Realme 5i update ng Android 11? Hindi pa siya kasama mga Lods sa list ng device list na eligible sa Android 11 at Realme UI 2.0. Pero kagaya ng sinabi ko kanina sa mga previous question mga Lods, meron siyang chances. Ang ikalimang katanungan mga Lods ay galing kay Agilus Cabanatan, at ang kanyang katanungan mga Lods ay bakit wala pang super power saving mode sa model ng Realme 5 at 5i? Meron yan mga Lods, ito ang tutorial ko sa inyo. Pumunta kayo sa settings, at pumunta kayo sa battery, at scroll down nyo, pumunta kayo sa screen battery optimization, at yan, may super power saving mode na kayo. Ang panganim na katanungan mga Lods ay galing kay Darnell Ermino, at ang kanyang katanungan mga Lods ay paano po mag-system reset at mag-backup file bago mag-update ng Realme UI? Galing sa kanyang katanungan mga Lods no, bago mag-update ng Realme UI, huwag muna kayo mag-factory data reset mga Lods, or mag-factory reset kapag hindi pa kayo nakapag-update. Diyan na kayo mag-factory reset pagkatapos nyo ng ma-update. At doon naman sa katanungan niya mga Lods kung paano ba mag-backup file at mag-factory reset o mag-system reset, ito ang tutorial natin. Pumunta lang kayo sa settings. Pagkatapos mga Lods is hanapin nyo yung additional settings. Ayan. Pagkatapos natin maklik mga Lods is hanapin natin yung backup and reset. Ayan, click natin. Tapos mga Lods, i-click natin. Tapos mga Lods, i-click natin itong backup and restore. I-click lang natin itong new backup mga Lods.
Pagkatapos nitong mag-loading mga LODs, i-click lang natin itong start para makapag-backup na tayo. At pagkatapos mo maklik ang start mga LODs at ayun, tapos mo nang ma-backup yan. Para makapag-factory reset naman mga LODs o makapag-erase ng system, i-click lang natin itong erase all data factory reset. Ang pangpitong katanungan mga LODs ay galing kay Before Gaming at ang kanyang katanungan naman mga LODs ay sure ba talaga na hindi nakasama ang Realme C2 sa Android 11 update? Sa Realme C2 mga LODs ay katulad rin siya ng Realme 5, 5i at 5s na inilabas sila ng Realme na out of the box already Android 9. Magkapareha nga sila mga LODs no na first major upgrade pala ang kanilang nare-receive which is ang Android 10. Kagaya nga ng palagi kong sinasabi mga LODs na meron niyang chances kapag first major upgrade pa lang. Dahil kagaya ng Realme 2 Pro, meron siyang 2 major upgrade. Kaya may chances yung Realme C2, Realme 5, 5 at 5S na makareceive ng Android 11. Kagaya ng palagi kong sinasabi. Ang pangwalong katanungan mga LODs ay galing kay MT Hanma. At ang kanyang katanungan mga LODs ay nag-freeze bang inyong pag may nagpa-pop out na messenger while playing? Hindi siya nag-freeze mga LODs sa akin. Iwan ko sa iba. Pero ito ang mas maiging gawin ninyo. Kailangan nyong i-update yung inyong messenger o yung ML ninyo. Hindi nyo kasi alam na meron palang update yung ML. Kaya pumunta kayo sa Play Store para i-update ninyo. At yung inyong messenger, hindi natin nalalaman na meron siyang update. Kaya kailangan nating pumunta sa Play Store para hanapin natin yung app at ma-update natin siya. Para hindi siya mag-lag kasi kapag hindi natin siya in-update, hindi magiging compatible yung app sa Android version natin. Ang pang-siyam na katanungan mga LODs ay galing kay Matsu at ang kanyang katanungan naman mga LODs ay paano mag-downgrade ng Realme 5i to ColorOS 6. Para makapag-downgrade kayo mga LODs, kailangan nyo i-unlock ang inyong bootloader using in-depth test. At kailangan nyo rin gumamit ng PC mga LODs para i-flash ang official firmware ng ColorOS 6. Ang pang-sampung katanungan mga LODs ay galing kay RG Umlas at ang kanyang katanungan mga LODs ay kailan lalabas yung next update ng Realme 5. Lalabas ang next update ng Realme 5 mga LODs this August 2020. Hintayin lang natin siya last week of August to first week of September. Ang panglabing isang katanungan mga LODs ay galing kay Jisun TV. At ang kanyang katanungan mga LODs ay bakit nag-factory reset ako tapos nag-backup, di ko ma-recover yung lahat ng files ko. Ang gagawin mo lang LODs, pumunta ka sa settings at pumunta ka doon sa additional settings at i-click mo yung backup and reset. Pagkatapos mga LODs ay i-click mo yung backup and restore. Pagkatapos mo maklik mga LODs, i-click mo lang yung binakup mo. Pagkatapos mga LODs, i-click mo yung start para bumalik yung mga binakup mong files or apps. Ang panlabing dalawang katanungan mga LODs ay galing kay Primary G. At ang kanyang katanungan mga LODs ay bakit po hindi gumagana ang search bar sa settings ng Realme 5. Gumagana yan mga LODs. Kailangan nyo lang talagang i-correct yung spelling niyo at yung grammar. Dahil hindi talaga lalabas yun sa search bar kapag mali yung spelling. Ang panlabing tatlong katanungan mga LODs ay galing kay Nero Katedrilla at ang kanyang katanungan naman mga LODs ay magkakaroon po ba ng update ang Realme 5i this August update at mayroon po bang update kada buwan? Yes mga LODs, magkakaroon ng updates Realme 5i for this August 2020. Hintayin lang natin siya mga last week of August to first week of September. At oo mga LODs, merong update kada buwan. Buwan-buwan yan, may Android security patch update para sa security ng ating mga smartphone at lalong-lalo na sa security nating mga user. Ang panglabing apat na katanungan mga LODs ay galing kay Holly Wygate at ang kanyang katanungan naman mga LODs ay bakit po medyo lag ang update ng Realme 5 ng UI at ang version po nito ay ang C.53. Pa-shoutout LODs, shoutout sa iyo Holly Wygate. Ang kailangan mo lang gawin LODs is pagkatapos mo mag-update sa new Android security patch update ay i-factory data reset mo ang iyong Realme phone o yung Realme 5 mo. Pwede rin ngayon i-factory data reset mo kasi madidelete niya yung mga previous update yung sa previous na mga files. Ang panlabing limang katanungan mga LODs ay mula kay G. Michael Orido at ang kanyang katanungan naman mga LODs ay possible bang maglabas din ng Realme ng downgrade files sa Realme 5 gaya ng Realme 3 and 3i na di na kailangan mag-anang computer para mag-downgrade. Oo mga LODs, sa susunod na mga araw maglalabas ang Realme ng rollback file para sa Realme 5, 5 at 5S kagaya ng sa Realme 3 and 3i na makakapag-downgrade ka na kahit walang PC o walang computer. Sana'y nasagot ko ang lahat ng katanungan ninyo mga LODs. Sana'y nagustuhan nyo rin ang video na ito. At kung nagustuhan nyo man mga LODs, please give it a big like. At kung gusto nyo pa makita o makarinig ng ganitong uri ng video mga LODs, ay i-click nyo lang yung red button sa baba, yung pulang yan,
yung subscribe button, i-click nyo lang yan at yung katabi niyang notification bell para maging updated kayo mga lods sa mga videos na i-upload ko sa susunod.